Mga nagbebenta ng bibingka at puto bumbong hindi pinayagang magbenta sa gilid ng simbahan sa Dagupan City. May report si King Guevara. Tradisyon na pagkatapos ng simbang gabi ay ang pagbili ng iba't ibang kakanin sa labas ng simbahan. Pero ngayong taon, tahimik at malinis ang gilid ng St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Walang mga paboritong pagkaing Pinoy na puto bumbong at bibingka na mabili tuwing simbang gabi. Hindi sila pinayagang pumuesto sa gilid ng simbahan bilang bahagi ng pagpapatupad ng safety measures. Pagkatapos sila magsimba, pwede sila maglakad puntang Christmas dun sa Christmas tree natin malaki. Mandatin yung mga nagtitinda, bibingka, puto bumbong. Alo-alo dun, nilagay ko dun sa tapat ng post office. Pero sa aming pag-iikot, wala kaming nakita ni isang nagbebenta ng puto bumbong at bibingka. Tanging magtutupig na si Aling Belen ang maagang pumuesto, pero daing ang matumal na benta. Kung dati kumikita raw siya ng 600 pesos, ngayon, pahirapan na raw ang 200 pesos na kita. Kunti yung tinitinda namin, eh mahina. Sinubukan ding pumuesto na magtataho na si Boyet sa harap ng simbahan. Pero matumal pa din ang bentahan. Dati abot kami ng alas 10-9, ganun. Dati abot ka ng, ngayon abot ka ng alauna. Kaya tsaga lang, importante po malakas ang katawan. Maging ang Sampaguita vendor na si Nanay Norma, ramdam din ang mahinang benta ngayong taon. Mahina po ngayon, kaysa nung, ngayon po, pandemic, walang ano, gaanong ano. Dati-dati, marami kami nabibenta, ngayon wala na eh. Wala talaga. Opo. Kasama si Jing Dacanay, King Guevara, Balitang Amyanan.